Arthur Bitterbev may banat kay Dimitri Bibol. Tinanong si Bitterbev sa presscon kung kailan ang laban kay Bibol. May balita raw kasi na pumirma na si Dimitri Bibol. Tinanggap na ang laban for undisputed. Gaganapin daw yan sa Saudi Arabia. Inaantay na lang daw ang pirma ni Bitterbev matapos ang panalo kay Callum Smith. Sagot naman ni Bitterbev mga tol eh, wala pa daw siya alam tungkol sa pagpirma ng kontrata. Paano raw pipirma ni Bibol ang kontrata kung siya lang ang nakakaalam? Loko-loko daw itong si Bibol. Matagal na raw sinasabing maglalaban sila pero hindi naman nangyayari. Pero ito raw ang plano ni Bitterbev sa ngayon maging undisputed. Antayin na lang daw ang senyales galing kay Bob Arum. Sa laban na to mga tol, siguradong dikit ang odds. Sino kaya ang yamado sa dalawa? Sa ibang banda, Timothy Bradley sinabi ang sekreto ni Bitterbev bakit napakalakas sa edad na 39. Paliwanag ni Bradley, isang Muslim si Bitterbev. Napakaseryoso daw ng taong ito. Sobrang focus sa training, madisiplina sa katawan at walang bisyo. Maingat din sa pagkain si Bitterbev kaya built-in sa kanya ang malakas na kamao. Makikita natin sa laban, sobrang relax ni Bitterbev. Simpleng counter lang ang binibitawan pero malakas ang impact. Tulad kay Callum Smith, nagmukhang easy lang kay Bitterbev. Samantala kay Canelo noon, bigay todo ang suntok, hindi pa nayayanig si Smith. He don't drink, he don't smoke, he takes care of himself. He don't put no drugs into his body. When you preserve your body like that, you can last long in the sport. Sa ibang banda naman, may payag din si Callum Smith. Sinabing hindi raw malakas ang suntok ni Bitterbev. Madali rin daw basahin ang galawan ni Bitterbev. Kung ganun mga tol, bakit bumagsak ng dalawang beses si Smith? Madali pala mabasa ang galaw at hindi malakas. Pero aminado naman si Smith na magaling si Bitterbev kaya naging unified world champion. Hindi pa raw alam ni Smith sa ngayon kung magre-retiro na lang o magpapatuloy pa sa kanyang karir. Sa iba pang balita, alam niyo ba mga tol kung sino ang Ring Magazine Knockout of the Year ng 2023? Legit check tayo mga tol, ito ang laban ni Junto Nakatani versus Andrew Moloney. Pagdating nga po ng 12 rounds, wasak si Andrew Moloney, bulagta ang inabot. Kaya nanalo ito bilang Knockout of the Year ng Ring Magazine. Maganda yung pagka-knockout ni Andrew Moloney dito dahil bumagsak na siya dyan ng dalawang beses bago bumulagta sa gitna ng ring. Makikita ito sa official website ng Ring Magazine at pwede itong bisitahin sa Google mga tol.